Hello, hello mga kuripot! Nandito na naman ang hari ng mga kuripot. Ang Kuripot King ay may ginagawang challenge ngayon simula pagpasok ng taon noong January. Ang challenge na doon halata naman, ang Ipon Challenge. So, ang video ito, mga kuripot, ay matalakayin dito bakit ako nag-iipon, ano pang dahilan, para kanino itong iniipon ko, at para kailan ko gagamitin itong ipon na ito. So mga kuripot, bago ang lahat, tapusin itong video ito, tapos huwag kalimutan i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, tapos i-click na rin po ang bell button para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Salamat! So, huwag na tayong patagalin pa. Ito ay ang Ipon Challenge Part 1 natin. So, mga guys, bakit ba ako nag-iipon simula nung January? So, nag-iipon ako simula nung January kasi so October 8, 2020 ay kaarawan na ng aking ina. So, October 8 is pang 60th birthday na ng pinakamamahal naming ina. So, ito yung simpleng paraan para pasalamatan siya. Magkakaroon kami ng konting okasyon, simpleng okasyon lang naman. Nag-iipon na kami kasi para hindi na kami mahirapan papagdating ng October 8. Kasi guys, ang mga Ilocano, style, tinaguri ang mga kuripot. Hindi naman talaga kami kuripot, guys. Ang mga Ilocano, mahilig lang magtabihan. At alam na nila kung anong yung pinagtabi nilang mga pera ay ginagamit nila in the future. Minsan, sinasabi ng mga tao, kuripot naman yan, ayaw naman magbigay niyan. Hindi nila alam na lahat yan nagtatabihan ng pera para sa kinabukasan. O sa mga gagamitin pa nilang mga para sa kung ano man yung emergency na gagamitin. So ngayon, guys, itong ipon challenge na to, paghahandaan na namin yung gagastusin namin sa October 8. Hindi naman ganun kalaking okasyon ang kailangan namin. Simpleng okasyon lang naman na kahit papaano, paramdam namin sa aming pinakamamahal na ina, pinakamamahal naming nanay, mga nag-aruga, nag-alaga, nagpalaki, nagpakahirap para kami mabuhay. Kung ano yung sitwasyon namin ngayon, kung ano ang buhay namin ngayon ay dahil sa kanya. So, bilang pasasalamat, simula nung January, pagpasok ng taon, nag-ipon challenge na kami. Yung ipon challenge na visible 20 ba yun? Yung pagka may 20 pesos ka, hindi mo na siya gagastusin. Dapat itatabi mo na siya. Tapos yung mga coins, na pag may coins ka na, itabi mo na siya. Tara pag uwi mo ng bahay, itatabi mo na, ilalagay mo na sa iyong alkansyang ginawa. So, pang 60th birthday ng nanay, so October 8, June na ngayon, simula nung January, nakapag-ipon na tayo ng tadaan! Walong lagayan ng milk tea. Parang ganun, guys. So, nakawalo na tayong ganito. Tapos yung ganitong 20 pesos lang. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, tapos walo, tapos pang, ito guys, pang siyam na to. Pang siyam na to, maliban dito sa 20 pesos. Makapag-ano man lang kami. Depende na sa kanya, ang nanay, kung paano niya gagamitin yung perang ito, kung panghahanda ba niya, or ibibigay na lang namin na pera para sa kanya, at bibilhin na lang niya ang gusto niyang ano. So, ano na, June na ngayon, mga kuripot, June na ngayon, so may October pa ang birthday, so July, August, September. So may 3 months pa kami makapag-ipon. So
subaybayan niyo ang pag-iipon namin, pag-iipon ko para sa kaarawan ng aking kaarawan ng aking ina para sa 60th birthday niya sa October 8. So, next video ang gagawin ko kung magkano ang naipon namin, tapos sa part 3 yun na yung celebration ng aming ina, yung birthday niya. So guys, ang tip ko lang, pag nag-iipon kayo ng pag gusto niyo mag-ipon ng pera, kuripot nga, ibig sabihin, wag na tayong gumastos pa. May mga binibili tayong milk tea, halos lahat, millennials, yan. Halos lahat yan. Yung ganito na, gamitin niyo na siyang pang-alkansya. Ginamit ko na lang siyang, ayan guys. Ito na lang yung ginagawa kong alkansya. Hindi na ako gumastos bumili pa ng Nagtipid na lang talaga din ako. Tapos ito, lagayan ng ng chips. So, yun na lang ang ginawa kong alkansya. So, malapit na rin, ito, pinupuno namin ngayon po yung pangsyam na ipon namin. Tapos, ito na, guys. Naka-8 na kami. Sana meron. May panghanda na kaming simple. Uuwi kami ng La Union. Taga Ilocos kami. Ilocos Region. Region 1. La Union. Yan. Ilocano. Pure Ilocano kami. Uuwi kami sa October 8. Celebrate namin yung birthday ng nanay. Magpapasalamat na rin ako sa nanay ko na bakit kung wala siya, wala kami rito ngayon sa sitwasyon namin ngayon. Nakapag-aral kami dahil sa kanya, lumaki kami ng maayos. At yung pagpapakahirap niya at sakripisyo niya para sa amin. Maraming salamat, Nay, kasi hindi mo kami pinabayaan. Nakapag-aral kami. Ngayon, susuklian na lang namin ang iyong mga nagawa sa amin sa simpleng pag-ipon para sa kaarawan mo. Sana magustuhan mo itong pinag-iipunan namin. And guys, ito mga coins lang yan, mga barya lang yan, pero pagka naipon mo yan or pagka konti na lang ang mo. Yung iba kasi guys, mga kuripot, ang iba kasi guys, alam na nilang birthday na nila sa susunod na mangungutang yan panggastos nila sa celebration, bonggang celebration, gagastosan nila, uutangan nila kung saan sila manghihiram, tapos ipopost nila na ang ganda ng celebration, pero inutang nila. Ang gawin nyo guys, kung alam nyo namang malapit na ang celebration ng inyong mga mahal at gusto nyo i-celebrate yung birthday, gusto nyo i-celebrate yung anniversary ninyo, or may konting salo-salo, Father's Day, pag-ipunan nyo na, simula nung mga mag-ipon na kayo. Tapos kung ano man lang yung naipon nyo, yun lang yung gagastusin nyo pagdating ng araw na yon. Huwag na kayong gumastos beyond your yung hindi nyo namang kaya. Gumastos lang kayo, yung tipong kaya nyo lang, at simple lang. Guys, simpleng celebration lang naman ang kailangan natin dito. Simpleng celebration lang naman, ma-appreciate naman yan kung sino man ang konting salo-salo lang, makabuo lang yung pamilya nyo. Diba? Baging buo lang yung pamilya nyo, simpleng salo-salo lang, konting kainan, sabay-sabay kayong kakain, maging masaya na yun. Pero yung bongga ka naman, nagpakain ka ng maraming tao, nag-imbita ka ng maraming tao, tapos, hindi naman ako doon, hindi naman ako against doon sa ganun na, Basta alam nyo, sa sarili nyo, na kaya nyo mag-celebrate ng ganun kabongga. Pero, pag alam nyo naman sa sarili nyo na hindi nyo naman po kaya, at hindi nyo naman kayang mag-celebrate ng ganong kalaki, wag nyo lang ipauta, wag nyo lang ipangutang. Siguro, kakain na lang kayo sa labas, ganyan. Tapos, celebrate nyo na lang sa labas, na kayo-kayo na lang din. At least, kahit pa baano, mas-celebrate nyo yung
yung okasyon na dapat i-celebrate ninyo. Kasi yun naman ang pinaka-importante eh. So guys, abangan nyo yung second part 2 ng aking ipon challenge. Bibilangin natin lahat yung mga may ipon natin mula October bago mag-birthday ang nanay. Tapos sa third video naman nito is yung celebration naman ng birthday ng nanay namin. So abangan ninyo guys. So huwag nyo pong kalimutan. So magpapaalam na ako ngayon. Huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel, guys. So, ito na. Sana masaya ng nanay namin. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang bell button para ma-notify kayo sa susunod kong video, guys. So, mga kuripot, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam po.